mga ka-villager, dumating na yung friend natin from Navitopia. So ngayon, i-upgrade natin yung one din na stock na radyo nung Suzuki Ertiga natin. Ito siya. Wow! I-upgrade natin siya sa fully functional Android head unit. So ito na siya. Ah, pala mga ka-villager, etong sa Navitopia, wala kayong worries kasi kung bago yung sasakyan ninyo, hindi maapektuhan yung warranty ng electrical ng auto kasi wala silang i-damage na wire dito. Puro ano lang to, salpak lang. So sa case namin, Suzuki Ertiga GA, ganyan lang siya. Tatanggalin lang yung panel tapos ikakabit yung head unit. So ayan, may libre pang dashcam. So pinakabit namin yung pinaka base variant niya, yung 12,999. 2GB yun. 16GB yung ano, storage. Pero kung may budget kayo, mas maganda i-avail yung 32GB, no, sir, no? Worth 15,000 yun. So, mas okay yun. Kung medyo may budget pa kayong extra, additional 3,000 lang, double the storage na. Kasi sa mga hindi nakakaalam, itong Navitopia, dahil fully functional Android nga to, meron siyang Play Store. So, meron din siyang mga YouTube, meron din siyang Netflix. Kaya dapat sa mga expert natin pinapagawa itong mga yan, yung mga pagtanggal ng mga panel na yan. Dahil isang clip lang mabali dyan, tapos tayo. Kaya dapat hindi natin yan masyadong DIY kung hindi naman tayo marunong. Ayan niya tayong GPS antenna, no, boss? No? Apo. Ayan, may GPS antenna tayo. Kita niyo yung pagkakatanggal ng linis. Oh. Ito yung old panel natin. Ayan. Ilang inch ba itong kakabit mo sa akin, sir? 9 inch po. Ah, ito. Ayan, 9 inch. Wow! Hindi kakabit. So, from 1 din to 9 inch. So, ito yung stock natin na radio. Ayan, 1 din. Ang Navitopia nga pala, mga ka-villager, ay ano, super legit. Kahit anong model ng kotse, karamihan kinikater nila. Kasi sa mga hindi nakakaalam, pag nagpapalagay ka ng fully functional Android na head unit, hindi lang basta head unit yung pinapalitan. Normally, pag gusto mong mas malaki yung screen size, syempre kasama yung panel. Yung iba nga kasama pa yung ano, eh, yung knob ng aircon, diba? Sir, no? Knob ng aircon, yung aircon vent, kasama yon pagka nagpalit tayo ng head unit. Tsaka ang Navitopia, mayroong warranty to. 6 months replacement. 1 year service warranty. Yan, so talagang legit. Tsaka ang dami nilang branches. Kung taga North kayo, meron tayo sa North. Kung taga South kayo, meron tayong Navitopia sa South. Kagaya kami, Cavite kami. Meron ngang Imus, merong Bacoor. Tsaka may home service sila, oh. Ngayon nga pala ay Sabado. So pina-home service ko para hindi tayo lalabas. Tsaka matutuwa ka, mga ka-villager. Ilan yung mga napanood kong video about Navitopia. Kaya talagang na convince ako sa Navitopia ako magpapa-install kasi yung mga installer nila, alam na alam mo pag hinawakan yung tools tsaka pag yung nagbaklas ng mga panel, alam mong expert, alam kung saan hahawakan, alam kung saan tutuklapin, kaya from there alam mong expert. So kasama nga pala mga ka-villager ng ating Android head unit yung reverse cam at yung dash cam natin. So okay na okay. Libre na yon. Sa iba kasi, sa halagang 12,900, hindi pa kasama yung rear camera at yung dashcam. So, bibili ka pa. Sa Navitopia, promo nila, kasama na yon. So, abangan nyo yon kasi pwedeng mawala yon kasi ano lang nila yon, promo lang nila yon. Hindi natin alam kung sa mga dating na araw, kasama pa rin siya. So, mamaya mga kabadyo, papakita natin yung pag naigabit na, i-orient tayo ni sir para paano gamitin kasi first time ko rin gagamitin. Yung mga ano nga pala mga ka-villager, yung mga unit na merong steering control, functional din siya. Like yung mga top of the line na may mga steering function dito, mga volume control, ganyan, mga next button, previous button, gumagana rin siya. Pinoprogram lang dun sa Android head unit natin. Tsaka maganda ito, yung paglalagay ng mga wires nakatago, kaya malinis siya. Linis, oh. Yan na ang ating head unit, oh. Para kasing ano yan, eh, bumili ng tablet talaga, no, sir, no? Parang ganon. So yung presyong 12,900, sa totoo lang, mura yun. Kasi kung bibili ka ng tablet, baka yung 12,900, yun pa lang yung presyo ng tablet, wala pa yung installation, wala pa yung camera. Ayan, ini-install na ngayon mga ka-villager yung pinaka
head unit natin yan, 4 salpak lang yan. Ganun lang. Just like that. So nag-boot up na siya. Pag ignition natin, tagsusin natin yung initial boot up niya. Kumbaga sa phone eh, kaka-unbox lang niya. Kaya magsiset up pa yan. It takes time pagka initial ano booting niya. Ayan, ganda oh. Pero yung radio, naghahanap siya. Medyo mahina signal dito sir eh. Paris Tourist Nationwide. Napatira ng balit. Yung volume band. Paano siya? In fairness ha, ang expansive niya. So pwede dito yung volume up, volume down. Ha, parang ano yan, home settings ano, parang ganyan. Pwede mo rin pong gamitin yung, kunyari pictures mo naman. Kunyari, ha, parang wallpaper. Oh. Makakita niya kung saan kakakuha ng wallpaper. Parang cellphone talaga, no? Oo. Ito ba sir, pwedeng mirroring? Pwede naman po. So parang mala Apple CarPlay, parang ganyan, no? Yan na. Oh, kakabit na lang yung camera. So mga ka-villager, ito naman yung linya nung ating reverse camera. Galing siya dito, sa head unit natin, tapos dumaan siya papunta sa likod, pero wala ka nakitang wire. Nakatago siya. So mga ka-villager yan, ikabit na yung camera natin, yung reverse cam natin, ito siya. Yan, yan siya. Nakita niyo ba? Yan, yan siya. Tapos ibabalik na lang yung panel natin dito. Tapos ito, babalik na lang yan. Para malinis na. Tapos, sa ngayon, kinakabit naman yung ating dashcam. Bale mga ka-villager, ang pinaka-capture niya nandito. Ang viewing natin nandito. Pero yung settings nandito rin, sir. Yes, sir. So, yun nga mga ka-villager. Tapos nang i-install yung ating Android head unit. 9-inch to, mga ka-villager. Tapos na rin i-install yung ating reverse cam. Yung ating, yan, pinaka-dash cam natin. So, at this point, mga ka-villager, i-orient naman tayo na Vitopia kung paano gamitin o yung mga basic features ng Android head unit natin. Pag kukunik niyo po siya sa internet, para magkaroon po siya ng internet, i-drag down nyo lang po. Tapos makita nyo yung wifi. Makikita nyo na po yung mga available na pwede nyo kung ito. Pwede pong sa hotspot nyo, pwede pong sa wifi device. Kahit anong wifi device. Tapos yung mga apps po, nandito. Radio, kapag laman po ng flash drive nyo music, mag-video naman po. Pero pwede kayo mag-download ng ibang video player. Gamit naman po kayo ng Bluetooth at Bluetooth music. Kukunik po muna kayo sa Bluetooth. Ito po siya yung pangalan niya. Pwede po siyang edit yung device name. Okay. Tapos makikita niyo po kung connected na kayo. Bluetooth connected. Okay. Pwede na po kayo mag-dial sa screen, mag-download ng contacts. Ah, once okay. Na ma-disconnect kayo, mabubura rin po yung contacts. Kung may tumawag po kayo, kung may tumawag sa inyo, kung may gusto kayong tawagan, may built-in mic na po siya. Lalabas po yung audio sa mga speakers. Pero pagka once na wala, naka-bluetooth ako, okay. Hindi ko enough yung bluetooth, tapos umalis ako, pagbalik ko, auto-connect ba siya? Yes po. Ah, auto-connect. Okay, good. Tapos, pag naka-connect na sa bluetooth, pwede na po kayo nag-bluetooth call. Okay. Sa gallery po, yung mga laman ng sa flash drive mo, pwede mag-copy sa internal storage okay. Niya po. File manager, makikita mo yung flash drive mo kung binabasa. Sa settings naman po, nandyan yung ayan, audio, display. Ito, pwede po magpalit ng boot logo pag yung ano po siya. Pagkaka-open pa lang. Para pag bago bumukas ang sasakyan, imbis na Android, susukoy po yung lalabas. So, audio settings. Pero kami, nagda-download kami ng ibang equalizer. Para up din na sir, no? Oh, up din siya, sa Play Store din siya, para medyo ma-enhance pa yung konti yung sounds. Tapos, AVN naman, kung meron kang mga
madalas. Ah, okay. Opo. Manual siya, pwede kang basahin yan. Play Store, YouTube, yung ano ito. Oh, camera. Ito yung... Opo, camera. Yung iba naman po, explore mo na lang, oh, sir. Pag nag-reverse ka pala, sir, automatic yan. Reverse natin yan, sir. Kahit pa hindi bukas ang makina. Okay lang po, basta naka-ignition natin. Ang reverse natin. Ayun. Okay. So, yung anong yan, yan yung... Nasa sa'yo na po yan, up, tingalag yung kulang po. Depende po sa anong gusto niyo po na... Kung mas medyo kita yung mas tungo o yung medyo mas malayo. Pero itong kuha na to, ano yan? Itong blue, sir, pag medyo nakatingala ka, abot ka ng 2 meters niyan. Pero pag medyo nakayuko ka, mga 1 meter. Pero pinakasagad po niyan, itong pula, pula, mga 1 foot na lang po yan. So, huwag mo papaabotin dito. Yes po. Ay, ito po, kunyari, ito yung babanggaan nyo. Kailangan po, nandyan lang po sa pula. Asang pa lang po yung object na pula naguhin. Kung sumobra po dyan, malamang nasa bumper mo. Nasa banggaan na nun. Po. Okay, ayos, ayos. So yung mga kabili dyan, kasama natin sa Sir RJ. Siya yung nag-install mo ating Android head unit. Sir RJ, from Navitopia, siya yung expert na naglagay ng mga device natin dito. So Sir RJ, maraming salamat. Maraming salamat sa Navitopia. Baka may gusto kang i-shoutout dyan o i-promote. Wala po. Shoutout po kay Kiba, yung aso namin sa shop. Yan. So Navitopia, number one. Kung may mga plan, may mga kabili dyan tayong nagpa-planong magpalagay ng head unit, fully functional Android head unit, nasa description yung link nung Navitopia. Ito, itong pinakabit ko, Navitopia Bacoor. So kung taga South kayo, taga North kayo, nandyan, naglipa na yung branch ng Navitopia. Sobrang legit, mga kabili dyan, may warranty, ang daming freebies, tsaka kahit panoorin nyo yung pag-install, 100% legit. So yun lang, mga kabili dyan, maraming salamat sa inyo at sana nagustuhan nyo itong episode na A Day with Eugene. So paano pa nga kabili dyan, ingat tayo palagi and bye for now.